Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa radyo, napaamin kita nakasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Chair. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga. Bibiktima nyo pa sa pamagitan. Ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, eh, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbubonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore, kahit na sa court ito, kasi recorded yan eh. Kaya rin kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po, dati itong hepe? Hindi itong hepe? Oh. Sir, kasama dito, sir, yung honor. Upa ka, upa ka po ka dito. Ito masakit, Mr. Chair eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi, Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nagulat yung, nabulaga yung mayari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, eh baka ito akit bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw o dahil, ano tawag nun, yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya sino yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupa. Son of a bitch. For what reason? Bakit yung kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkakaresto namin. Actually po sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place. In the first place, dapat din yung pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyong papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz, eh baka niraptat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupa ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Your Honor, kasi alam na alam ko itong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, oh. Okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. Opo. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalo po kayo. Opo. Tinanong ko po kung nandun dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw kayo binitbit? Hindi ko po alam kung bakit. Ha? So, nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailang araw ka sa kulungan? Isang linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Pero anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman direct assault? Kaya Mr. Chima, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault istasyon ng pulis yun? And then, kinulong siya, kinasuha ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si yung Bernardo kalbo. Po. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Bernardo. Ito ha,
this is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman na kainuporme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is, hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident.